zur Tabalmenade! Good morning in Global! My name is Madeline Joy Makalin Talportacion from Santo Tomas, Batangas. Konting background lang po, I come from a family of medical professionals. And I am very, very much grateful for this opportunity to stand right here before you and to tell the world how our family has benefited much from the wonderful and amazing products of Alliance in Motion Global. Okay. So here goes my story. Okay, ang first slide po na mapakita ko sa inyo. Okay. So this is an X-ray film taken last March of 2016. Okay. Ito po ay isang case ng fracture on the left femoral neck. Ito po yan. So ito yung neck, kaliwa. Ito po yung ating thigh bone and ito po yung ating hip bone. So yung joint, dyan po nagkaroon ng fracture. Okay, bali, talagang po to. On a closer view, pwede po natin ipakita sa slides. Okay, yan po. Talagang putol po siya, no? The patient in this case is a 79-year-old female who happens to be my mother. Okay? Ang sanhi po ng fracture is nadulas, pagkakadulas. Okay? So, okay, ang remedyo po dyan, of course, is surgery, major surgery. Actually po, no, ayaw mo nang mabalikan pa rin talaga, pero the pain was so excruciating, persistent, talagang intense, na wala kang mahanapan ng posisyon. Nakahiga, nakaupo, konting kibot, napakakirot. So we end up in the hospital where massive doses of antibiotics, pain relievers, sedatives, and all sorts of medications were administered. And syempre po, general, major surgery to, so general anesthesia ang ginamit. So makikita po natin, okay, and thanks be to God, the operation, the surgery, was successful. No complications. Ang next concern na lang namin is how she would be able to regain her balance and be able to walk normally again. So, ang nangyari po, so ito po yung closer view, ito po yung pre-op and then the post-op ng kanya po. Ito po yung prosthesis na nakalagay po, yung replacement na nilagay. Now, so nilifer na po kami sa rehab department ng hospital. But the thing is, nagkaroon po kami ng, may napansin po kami sa mother ko na she was starting to manifest signs of dementia. It was so unusual kasi hindi naman siya gano'n. Salita siya ng salita ng mga bagay-bagay that took place more than 30 years ago. Napaka-unusual, hindi naman siya gano'n, pero napakakulit niya. Parang baliwala sa kanya na siya ay inoperahan at gusto niya nang umuwi. Well, yung hospital po is in Pasay, kami po ay Santo Tomas, Batangas pa. Sabi namin, hindi kayo pwedeng umuwi. Sabi niya, uuwi na ako, madami akong trabaho gagawin pa. Kung ayaw niyo, mauuna na ako. I'll just take the bus. Sabi namin, hindi po pwede. But then, talagang ang kulit-kulit niya. And every time the group of physical therapists would come to the room para turuan siya ng mga exercises, she would not comply. Ayaw talaga niya makipag-ooperate. Nandun yung, sabi niya, inaantok ako, pagod ako ngayon. Araw-araw yung binabalik-balikan, walang nangyayari. Konting exercise, sabi niya, ay, nasusuka ako, nilalagnat ako, may regla ako. So, grabe, nung narinig ko na yung sinabi na yun, sabi ko sa mga kapatid ko, actually kasi may mga kapatid ko, yung pediatrician po sa amin, nasa Misamis Oriental. Yung pulmonologist, yung active practice naman niya, nasa Puerto Princesa, Palawan. Yung isa naman, nurse, nasa Levada, USA. Katawagan na lang kami. But during the scheduled surgery, dumating naman po yung mga kapatid ko ng dalawang doktor. And then, kaya lang, they have to go back to their place of work. So, naiwan na naman ako. I think I have to, mag-home care na lang tayo kasi walang mangyayari. Home care na lang ang gawin natin. So, ganun pa nangyari. Saka sabi ko, hindi naman siya kumakain kasi ayaw niya nang kumain.
Pero kasi ako, or baka kasi nasa hospital tayo, walang ganang kumain, so let's just bring her home. So sa bahay po, okay, yan, sa bahay na lang po namin siya dinala. Okay, ito po, binigyan na lang ako ng endorsement letter ng rehab department para ako na lang doon yung mag-exercise hanggang sa makalakad siya. So sa bahay, ganyan po, no, may hospital bed na kami doon, meron na kami walker, lahat. Kumpleto na sa bahay. Ako na ngayon ang mag-a-assist, ang magiging special nurse niya. Parang gano'n ang role ko kasi ayaw naman niya ng iba. So, anong nangyari po, gano'n, ayaw pa rin na talagang kumain. During her stay in the hospital, since ayaw kumain, binigay ko po sa kanya complete. Okay? Complete na binigay ko sa kanya, and after mga several weeks, post-op, complete po yun ang binigay ko. Nakikinig kasi ako at saka nag-research din ako. Nakinig ako sa mga product demo eh. So, na-complete daw ang ibibigay. And then, tumawag yung kapatid ko from Nevada. Sabi niya, ano ba, kamusta ba? Sabi ko, talagang ayaw kumain. So, aabutan ko pa ba? Kaya? Kailan ka ba uuwi? Sabi niya, mga June pa eh. And that was April. Sabi ko, sige. Palagay ko, pag-pray na lang natin. Siguro aabutin mo pa. So, ano nangyari po, sabi ko, naalala ko, yung C24-7, may longevity polyphenols, di ba? So, nag-shift ako sa C24-7. Okay, so, alam niyo po, for 2.5 months, talagang hindi ko makain yung nanay ko. Kahit anong subo na maliit na prutas, kapirasong mangga, kapirasong saging, ilugaw mo, paggawa mo ng lugaw, pag i-blend mo, lahat na talagang ayaw niya, niluluwa niya. Talagang ibang-iba na talaga siya, nangihina, pero pinatay ko lang po sa kanya, breakfast niya, C24-7. Nagkapasalamat ako kasi talagang iniinom niya. Pag gamot, akala niya gamot, vitamins, iniinom niya. So yun po, breakfast niya, tanghalian niya, tsaka yung hapunan niya, C24-7 for 2.5 months. Grabe. Kinakamusta ako ng mga kapatid ko, sabi nila, kamusta? Baka sumasakit na ang tiyan. Sabi ko, okay naman eh. Nagpupupo pa nga eh. Regular ang pupupo niya. Tapos sabi niya, baka nag-melena. Sabi nila, baka nag-melena na, black stool na. Sabi ko, hindi. Normal kaya lang, watery. Tapos, baka may bed sore na. Sabi nila ganun. Tingnan mo lagi. Sabi ko, walang problema kasi every now and then, bumabangon siya, pupunta sa commode para umihi. May mga times na ganun siya, babangon-bangon siya. So, in other words, 2.5 months, wala po siyang tinake na any solid food. C24-7 lang po. Hanggang sa naalala ko, teka, may colitis nga pala tayo. Diba brain enhancer po yun? You know, after taking colitis, 2 days po taking colitis, naalala niyang kumain. Sabi niya, Ben, yung pagkain, bakit kayo lang ang kumakain? Grabe po! So that was June, nung bumalik po yung mga kapatid ko, akala namin madramang malungkot ang mangyayari sa amin. Ang nangyari, nag-outing kami sa Balay Isabel. Naging masaya po ang aming pagkikita-kita. And then, next, makikita po natin dyan. Next slide. Yan po yung mother ko, nakabangon na po siya with my father. Ang father ko po is 86 years old na. Siya po yung karelyebo ko sa pag-aalaga sa mother ko. And by the way, next slide. Okay, so nag-tutorials pa kami last June. And then, sige po, next slide pa. Okay, sa bahay po namin yan, naging masaya yung reunion namin magkakapatid. And then, next, hanggang sa nag-uwian na sila, by the way, that was my father, during the wake. Hindi po ng nanay ko ha, ng kaibigan nila. At ang maganda po nito, hindi pumayag, next slide, yung nanay ko na hindi siya makarating kasi family friend po namin, yung namatay. So, naging alerto na uli, dati disoriented siya sa time, disoriented to time, place, and person, pero ngayon po, nakakakilala na uli siya. The next slide. Okay, yung father ko po actually, pabanggitin ko na lang po ano, he's 86 years old, siya po ay na-approve pa yung... Okay, so ito po yung mother ko ngayon, naglalakad na po siya.
Okay, mabilis mong lakad. Sabi niya, ay, sayang kuryente. Ayan, okay? Sundan po natin yung next video. Okay, tira po ang ginagawa na yan. She's back to normal. Maglalaban na po. Actually, amazing, ano po, talagang nagulat din kami kahit yung mga kapatid ko. And, ayan, ang she's back, pag may mga guests kami, kasama siyang kumakain sa labas, we dine out together, back to normal, wala kaming mga labas na paglabas namin na hindi siya kasama, talagang lagi siya kasama. In fact, may pictures po, kanina lang ano, meron po kami mga balikbayan ng mga relatives. Kanina, kung nakapakita lang sa picture, sa ating po ano, naandun siya naghatid sa airport. So very much back to normal po ang buhay ng mother ko. You know, yung decision po natin na maging member tayo ng AIM Global, talaga napakalaking privilege po dyan. Kasi we are agents to bring hope to the hopeless. We are emissaries of good health and prosperity. So ang masabi ko lang po, long live AIM Global, and to God be the glory. Yo! Wow! Salamat po, Doc, for sharing your story. Wow, very